Yo, what's up mga kaibigan? Nalihin na tayo magkwentuhan ng iba't ibang kaganapan sa mundo ng NBA. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So unahin muna natin ng ilan sa ating mga game updates. Dikit na panalo para sa Clippers laban sa Orlando Magic sa score na 106-104. 25 points si Reggie Jackson at kasama dyan ang step back game winner. 23 points si Luke Kennard at 16 points, 9 rebounds naman si Terrence Mann. Ang Clippers ay may record na ngayon na 15 wins and 12 losses. Tinambakan naman ng Utah Jazz ang Washington Wizards sa score na 123-98. 28 points si Donovan Mitchell, 20 points, 11 rebounds si Rudy Gobert, 18 points, 14 rebounds si Whiteside, 16 points si Bojan Bogdanovic at 11 points naman kay Jordan Clarkson at Mike Conley. Ang Wizards ay isa lamang ang panalo sa kanilang last 5 games. Sunod naman ay tinambakan ng Miami Heat ang Chicago Bulls sa score na 118-92. 26 points si Duncan Robinson, 17 points si Tyler Hero, 16 points, 14 assists si Kyle Lowry at 20 points, 12 rebounds naman si Dwayne Dedmon. Natanggap na nga ng Chicago Bulls ang kanilang back-to-back loss. At panalo naman ang Philadelphia 76ers laban sa Golden State Warriors sa score na 102-93. 26 points, 9 rebounds si Joel Embiid at 16 points, 9 rebounds si Tobias Harris. Sa Warriors naman ay 23 points si Jordan Poole, 20 points si Andrew Wiggins at 18 points, 9 rebounds, 5 assists si Stephen Curry while shooting 3 of 14 sa 3 points. Sa game na ito ay napakatindi nga ng ginawang depensa ni Matisse Thybulle kay Stephen Curry. Hindi nga niya hinahayaan si Curry na makagawa ng easy basket. Kaya naman hindi pa din nagawa ni Curry na mabasag ang record ni Ray Allen sa game na ito. At higit sa lahat ay bigo nga silang makuha ang panalo. Isama ko na din sa update na ito na sa mga nauna kong ang video sa ibinahagi ko sa inyo ang balita na handa ng sumailalim sa rebuild mode ang Indiana Pacers at ginagawa na nilang available si Sabonis, Myles Turner at Caris LeVert sa mga usapan ng trade. At una na nga nagboses dito si Myles Turner at sinabi nito na maliwanag daw na hindi siya binibigyan ng halaga ng team na ito at talagang role player lamang ang tingin sa kanya. Gusto niya nga daw mabigyan siya ng pagkakataon na mailabas ang kanyang full potential. Well, ayon nga mga kaibigan sa latest report ng Indiana Pacers insider Scott Agnes, nagkaroon umano ng pag-uusap ang Lakers at Pacers regarding Myles Turner at ganun din nga ang Charlotte Hornets. Sa ngayon ay yun pa lang naman ang nasasagap natin na balita, wala pa ang details kung umusad ba ang pag-uusap na ito, kung sino ba ang mga players na posibleng involved at iba pa. Sa ngayon nga ay kung gagawa ng galaw dito ang Lakers ay malamang magbibitaw sila ng isang big man o kaya naman guard dahil hindi na nga nila mabigyan ng consistent minutes si Dwight Howard o kaya naman si DeAndre Jordan and it won't make sense kung kukuha pa sila ng pangatlong center at posibleng apat kung magpapatuloy pa si Anthony Davis sa paglalaro ng 5 position. At nakita na nga natin last year kung anong kinalabasan ng tatlong center sa lineup. Hindi nga lahat natuwa sa minuto na natatanggap nila. So maghihintay pa tayo ng latest update dyan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.